Magandang araw sa ating lahat. Saan man panig kayo naroon, lalong-lalo na mga boxing fans sa buong mundo. Okay, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung may pag-asa ba na isang huge upset ang magawa ni American laban sa kinikilala isa sa top pound for pound boxer ngayon na si welterweight champion Terence Crawford. Tignan muna natin, no? Ano ba ang betting odds sa Las Vegas? Gaano ka-underdog? O gaano naman ng ka-favorite ng Las Vegas betting itong si Crawford at saka si American? As of ngayon, si Terence Crawford ay favorite ng negative 2,000. Samantalang si American ay underdog siya ng plus 900. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin ng negative 2,000, pag tumaya ka kay Terence Crawford, tumaya ka ng $2,000 at nanalo si Terence Crawford, ang mapapanulunan mo ay 100. Ganun ka-favorite si Terence Crawford. Parang grabe, no? $2,000 taya mo, $100 lang ang tama. Samantalang pag tumaya ka naman kay American at nanalo si American, yung 100 mo tatamang $900. Okay. Bakit ganun yung bakit ganun yung betting odds against American? Kasi nga ang markado sa kanila yung laging pagkatalo, yung hina ng panga nito ni American. So ang pag-uusapan natin ngayon, na-establish na yan, pati ng mga betting odds. At lahat din ng mga boxing expert sabi na napakaliit ng tsansa na manalo si American kay Terence Crawford. Pero ano ba ang mga katangian ni American kung papaano niya pwedeng ma-upset ang ating isa sa mga kilalang pound for pound champion na si Terence Crawford? Okay, isa-isayin natin, no? Una, si American, kahit papano, kumpara kay Terence Crawford, sana ito sa malalaking laban, no? Okay, si American ay tinatagurian ng one of the most promising boxer, no? Actually, naging ka-sparring mate to ni Manny Pacquiao. Nakakasabay naman siya sa bilis ni Manny Pacquiao. Pero nga, dahil sa sunod-sunod yung matitinding pagkatalo nito, yung mas nakilala siya sa hina ng kanyang panga. Okay. Kaya, isa sa advantage ni American kumpara kay Terence Crawford, yung kanyang experience sa malalaking laban. No? Marami na siyang malalaking pangalan na nilabanan, unlike kay Terence Crawford. Sa pinakasikat nga niya nakalaban si Canelo Alvarez, nakalaban niya rin si Maidana, si Subjuda, Devon Alexander, at sila Danny Garcia. Yan mga pangalan na mabibigat sa boxing. Tapos ito naman si Crawford, hindi naman bumibenta kahit yung pay-per-view niya. Ay, yun nga ang unang pay-per-view ni Terence Crawford, bumenta lang ng 50,000 buys. Okay, so masasabi natin, at saka hindi lang naman to lumalaro, hindi naman nakilala to, naging household name sa UK, itong si American. Ngayon na lang professional, no? Buhat pa nang siya ay amateur. So, kung matatanda natin, naging silver medalist to sa Olympics. So, kung laki ng kompetisyon, sanay na to sa pressure, yun yung advantage niya. Kalawa, napakabilis ng kamay at ng paa nitong ni American. No? Sabi nga sa inyo,
nung nag-sparring pa sila ni Manny Pacquiao, talagang nakakasabay siya sa bilis. So, kung papansinin natin, may mga problema sa kanya yung mga boxer. Yung mga style nila Mayweather, nila Terence Crawford, magkakaroon ng problema dito kay American dahil kaya niyang lumaban sa mga boxer dahil sa kanyang bilis ng paa at bilis ng kamay. Okay. At saka, napatunayan na rin to na meron din naman siyang punching power. Okay. At sa history, isa lang sa apat na talo niya, lahat to ay napabagsak siya, no? So, sa history ng kanyang pag umabot ng 12 rounds o natapos yung laban, mas lamang sa puntusan lagi si Amir Khan. Yung kaisa-isang talo niya na umabot ng 12 rounds eh medyo questionable dahil merong referee factor na dalawang beses siyang binawasan ng puntos kay Lamont Peterson, no. So tinignan ko mismo yung ano, yung scorecard sa internet na lang, hindi naman doon sa actual na laro. Nakita ko na kung isa lang yung nabawa sa kanya, panalo to si American. Okay. So, ikatlong pumapabor kay American para ma-upset niya si Terence Crawford, eh yung ano niya, no? Yung kanyang pagnanasa. Tandaan natin, panahon pa nga ni Pacquiao, nung kasikatan pa nila Pacquiao at ni Mayweather, eh talagang gustong-gusto na nito ni Amir Khan na pumantay sa kasikatan nila, no? Pero hindi nga nagaganap. Una, siguro dahil hindi naman talaga rin siya Amerikano, no? Pero yun nga, napapasama yung mga laban niya dahil lagi siya napapatulog. Okay. Tatandaan natin na dapat may laban siya kay ano eh, kay Kell Brook sa UK, no? Kaya lang at yun, mas malaki pera. Pero sinantabi niya yung laban na yun kay Kell Brook kahit mas malaki kikitain niya. Dahil nga naghangad na siya sa panahon niya, sa tagal niya rin sa boxing na, naghangad na siya ng legacy, no? Na makonsider naman siya na pag tinalo niya kasi si Terence Crawford, eh makukonsider na siya na top pound for pound boxer ngayon. So mas mahalaga na sa kanya yung legacy kaysa sa kikitain. Ibig sabihin, kung ganito yung pananaw na isang boxer, talagang willing to, no? Very willing. Unlike sa iba na kaya lumalaban sa mas malalaking laban dahil sa kikitain, eto, mas malaking kikitain niya ang tinanggihan para lang makalaban para sa kanyang legacy. Okay. So, isa yun, no? Sa pwedeng at saka, siguro, ang isa pa, sa parte naman ni Terence Crawford, alam nyo, walang interview si Terence Crawford na nakapokus siya ng sa laban niya dito kay American. Laging ang sinasabi ni Terence Crawford, laging ang nasa utak niya, yung siya yung top pound for pound, yung makalaban niya yung mga big time na boxer o big time na champion ng welterweight na nagkataon naman na hindi o wala sa top rank promotion ni Bob Arum na nasa kabilang bakod na PBC naman ni Al Haymon, no? So lagi yun, no? Pag tinatanong siya bakit hindi siya na re-recognize sa kanyang galing at usay, lagi naman niyang inaamin na hindi kasi siya napapalaban sa mga kilala na mga champion sa welterweight na nagkataon nga nasa kabilang bakod. Okay, kung ganito ang pananaw mo, ay baka matulad ka sa mga nagdaang champion na hindi iniintindi yung kasalukuyang kalaban. Ang pinakamagandang ang halimbawa niya, si Marco Antonio Barrera, no? Kung napanood niyo yung laban ni Pacquiao at ni Barrera, talagang ang pati nga yung mga ano ron, ringside announcer, ang sinasabi, yung third fight nila, yung pinag-uusapan, yung third fight nila ni Morales. Sa lahat ng binanggit ko kanina na mga dahilan kung papaano maaring ma-upset ni American si Terence Crawford, ang problema ni American yung kanyang depensa.
di ba? Ang sinasabi kahit nung kanyang mga trainer na yung lack of focus niya, no? Dahil siguro, yun nga, yung paghabol ng legacy, napapasarap siya eh. Pag may nakikita niyang kaya niya sa bilis yung kalaban, nakakalimutan niya yung depensa. Kung papanoorin niyo uli yung laban ni Pacquiao tsaka ni De La Hoya, yun, ano rin si Pacquiao dun, dehado rin. Pero ang kahit na lumulusob si Pacquiao, hindi niya nakakalimutan dumepensa eh. Tumitigil siya, di ba? Ang ginagawa ni Pacquiao noon, alam niya malakas sumuntok si De La Hoya. Pasok, labas, pasok. Tapos hindi niya nakakalimutan. Pagka banat niya ganyan, kahit hindi sumusuntok si De La Hoya, may automatic siya na sinasangga niya yung kamay niya. Kaliwa yata. Okay, sinasangga niya. Kasi naaral nila ni Freddy Roach yung ano eh. Kung titignan nyo kasi, eto si American, eto yung pinaka-weakness niya, no? Una, bakit sinabi na mahina ang panga? Hindi naman mahina dahil pag tinamaan mo lang babagsak. Kundi, laging na-o-open siya. Laging na-o-open yung panga niya. Kasi nga, sa kagustuhan niya na makasuntok, mabilis na sumuntok, nakakalimutan niya yung depensa. Okay. At saka, ang pwede niyang manahin ngayon kay Pacquiao, yung kung paano lumaro ngayon ng depensa si Pacquiao. Nakita niyo yung laban niya kay Broner. Diba? May time na may isang round doon na pwede niya nang pabagsakin sana si Broner. Pero siya na mismo yung nag-awat. Siya na mismo yung nag-awat sila ni Buboy na wag nang kwersen. Baka machambahan na naman. Kung papansinin natin, yung laban niya kay Canelo, kay Danny Garcia, at saka kay Bradis Prescott. Eh, isang tama lang eh. Nakalimutan niya lang protektahan yung kanyang panga. So, kung mapoprotektahan niya lang at makakatagal siya ng 12 rounds, sabi nga sa inyo, kaya niya sabayan yung bilis ni Terence Crawford. Pero pag once na tinamaan siya, doon na tayo nagkakaproblema. At bakit lang siya tatamaan kung nakalimutan niyang dumepensa? Okay? So, kung sa atin ba, magaganap ba yung upset? Eh, upset nga po yan pag naganap, pag nanalo. Pero overwhelmingly, imagine nyo, ang betting odds, no? Plus 900. 100 mo, tatama ka 900. At pag gusto mo namang tumaya kay Terence Crawford, yung 2,000 mo, tatama ng $100. Kita natin na overwhelming. Kaya lang, yun nga maganda, no? Paano kung ma-upset nga yan? Eh, pwede naman. May mga dahilan naman. Ang tanging upset na magagawa ni American, una, tumagal siya ng 12 rounds. At ikalawa, ma-outbox niya si Terence Crawford. Parang imposible, pero talagang ganun ang boxing. Diba? Dalawa lang naman sila naglalaban doon sa ring. Okay, hanggang sa muli, Bad Aratilis po.